Hellcat. So yun guys, welcome back to my channel at ngayon ay i-review natin yung ating bagong sound card V8. Ayan, ito na. Dumating na yung inintay ko. So kompleto na yung home studio set natin, yung mini studio natin. So try natin kung maganda ba to. I-review natin. Lalo mga pagandang boses mo dyan. Bali, ito pala yun guys, yung mga kasama niya. May tatlong cord siya. Ito yung mag-connect sa dalawang cellphone natin. Bali, pang recording talaga siya. Kasi yung isa, yun yung magiging audio input. Tapos, itong isa, output para sa recording. Ito naman isa, ito yung magiging power source niya. Ito. Ayan, so try na natin. Noong nakaraw pala guys, kung napanood nyo, bali ito lang yung ginagamit ko, yung splitter. Dahil wala pa nga akong sound card nun. So bali, direct to sa cellphone nun. Kaya mahirap pag nagre-recording. Isang cellphone lang yung nagagamit ko, tapos kailangan ko pang gumamit ng application para lang makapag-record. Pero ngayon, dahil may sound card na nga tayo, hindi na natin kailangan ng application para makapag-recording. So, dito na yan. Ito na yung gagamitin natin mismo. So, ito na. Dahan-dahanin lang natin kasi China lang to, baka sumabog. Kailangan din natin ng headset. Ayan, para habang nagre-record tayo, naririnig natin yung boses natin. Ayan, i-connect din natin siya dito. So, ayan, ilagay natin siya sa headset. Ito ko, nakikita niya headset dyan. Tapos, ito naman yung mic natin, itong condenser. So, dito yan, sa tabi ng headset. Salpak natin, yan. Ito naman guys, kailangan may isa pa kayong extra cellphone para dito manggagaling yung audio na minus 1 nyo kung magre-recording kayo. So saksak natin siya dito sa saksakan ng headset ng mobile. Tapos i-connect natin siya dito sa likod ng V8 sound card. Ayan. Ayan. Bali, ito yung pangatlong wire niya na kasama sa package. I-connect naman natin to dito sa camera na ginagamit ko sa mobile na to. Tapos i-connect din natin siya dito. So ilalagay natin siya sa instrument Sorry. Bali ito. Yung minus 1 natin, inalagay natin sa accompany instrument. Yan.
dahil ito yung magsisilbing minus 1 natin. And kapag sinaksak niya siya, umiilaw yung cellphone, so ibig sabihin dumadalo yung power niya dito. Tapos ito naman sa para to dito sa cellphone na ginagamit ko. Lagyan natin dito sa line 1. So ayan, bali ito yung headset ko. Ito yung condenser ko. Tapos ito yung dito i-connect ko dito sa cellphone. Ito naman yung minus 1 ko, yung isang extra mobile ko. So, connect na natin kung ano magiging resulta. Check, sound, check. Ayan na. Kung naririnig nyo ngayon, nag-iba na yung sounds natin. Bali yung sounds na to, nanggagaling na to dito sa condenser ko. Hindi na dyan sa ginagamit kong mobile na pang-record ngayon. So, mas na-enhance na yung boses ko, may echo na siya. So, try naman natin lagyan ng sounds dito sa isang extra mobile ko. So ayan, mapapasok din dito sa V8. So naririnig ko rin siya dito sa headset ko, pati yung nanggagaling dito sa mic condenser. So nagmimix siya dito, dito siya nagmimix. May mga sound effects din pala itong kasama. Ito may mga cheer, may applause, may gun. 谢谢直播间的宝贝们， 请关注一下， 么么哒。 Parang nagla-live stream kayo, parang sa DJ lang. So yan, pwede na kayo mag-record. So madali lang mag-connect. Recap lang tayo. Ito yung sa line 1. Dito nakakabit tong mobile ko na ginagamit na pang-record. Tapos dito naman sa instrument, a company instrument, dito ko sinaksak yung isang mobile ko. At ito naman yung headset ko. Tapos last, ito naman yung condenser. May mga pangalan naman yan guys, kaya madali lang mag-setup. So pwede mo rin siyang i-adjust dito. Ito yung volume niya. Ayan. Sound check 1, 2. Sound check 1. Oh, ayan. Ito yung adjustment ng mic niya. Yung reverb, yung echo. So ayan guys, hanggang dito na lang at abangan nyo paggamit ko nito, recording, next vlog. So maraming salamat. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-update ulit kayo sa susunod na mga video. Salamat.